confirm ko po yung ibig sabihin ng abrasive kay Manny Lee. Sabi niya, it's a molding daw ang tawag doon, molding. Mm. Your Honor, yun po. Yung mold po kasing yun, nung natatandaan ko po, nung siyempre po masyado po siya in general, pinatanong ko po kay Mark Taguba kung ano yung mold, itanong po sa client. Ang sabi nga po, yung mga mold, usually yung mga mold din ng mga sapatos, ganun po. So, pag kinumpute po natin kasi yung gross weight and net weight ng mold, hindi po siya tutugma rin sa 5 cylinders ng na-raid po eh. So, talagang malayo po talaga. Dahil yung 23 molds po, tumitimbang lang po siya ng, magaang lang po siya, 1.2 tons lang. So, yung nasis po na 5 cylinder po, kung kukumpitin po natin, yung drugs po is 604 na. Yung drugs itself po. Plus yung packing niya na metal cylinder po, which is napabakal po siya at malaki. So, hindi po talaga tutugma eh. Kaya, mas sa tingin ko po, mas tama po siya na molde lang po siya ng mga sapatos, ganun po. TJ, yes, hindi pwedeng mold ng sapatos tong yung November 24, ha? Your Honor, yung... Kasi 8.9 tons ito. Your Honor, yan po is pag-aaralan po muna namin yan kasi wala po akong... Hindi pa po namin na ano po yan eh, yung regarding dyan, Your Honor. Pwede kang tama doon sa nauna kasi ito mabigat din eh, 780 kilograms. Yun yung January 6. Apo. Ang pwede ka lang tumama yung November 10 kasi 120 kilos. Yes, Your Honor. Pero yung sumunod niyan, 8.9 tons. Baka may kasamang cylinders din ito na may shabu. Your Honor, paano mo pang pag-aaralan eh? Wala na. Your Honor, as a broker po, sa dokumento lang po kasi tayo, wala po kaming way para tanungin ng kliyente kung ano po yung laman talaga. With the permission of Senator Lacson, I will ask ICTSI, pag bumaba yung box sa inyo, bago dumating yan, winay yan sa China, right? Sa point of origin po. Point of origin. Apa. Because of the safety of ships, di ba? Opo, required po yan sa... Tatagilin yung barko kung mabigat, titimbang, di ba? Pag binabasa niya yan, titimbangin uli. Dahil doon sa crane. Bali po pag pipikapin na po siya, meron pa uli yan na iwewe. Bali, pero iwewe dapat po alam nyo kung anong timbang, dahil kung ang timbang mabigat, baka bumagsak yung crane. Meron pong ano, may tinatawag pong SWL, safe working load ang crane. Pag kumo-over po ng 40 tons, nagtitrigger po ng weight yun. Pero po yung mga containers, lahat po yan, nasa declaration na po yan ng weight na sinasubmit sa amin ng shipping lines. So, pero pagbaba doon sa pier, meron pa rin kayong weighing, di ba? Opo, meron pa rin po. At ang angal ninyo, and this is for in aid of legislation, hindi pinapairal ng customs, and Sid, please take note, Commissioner La Peña, sorry for calling you Sid, it's easier to call you Sid kasi La Peña, Commissioner Sid, no? Ayaw ng customs, wini-weigh yung container. Dahil sinasabi nila, gagastos pa raw yung mga broker. Is that correct? Please answer. Sir, Your Honor. Those containers po na binaba natin sa barko, normally, kasama na po siya doon. Yung weight niya is binibigay na sa amin ng shipping lines. As said po, yung during discharging operations, mag-alarm lang po yung crane if yung cargo exceeds the maximum gross weight. I understand that. Pero sinasabi ko, nasa baba na siya sa pier. Yes, sir. Pag binaba sa pier, sasakay sa truck rin yan, di ba? Yes, sir. So, winayway rin yon. Ang sinasabi ko, yung principle, na dapat lahat ng pumasok for purposes not only of value, but of weight, pagka mabigat, it will send all kinds of signals. I'm not accustomed sa man, pero kung mabigat, titignan ko yon. Anong dala mo? Baka bomba na yan, baka drugs na yan na mabigat, baka bakal na mabigat yan. Yun eh, yung mga bakal, bigas, mabibigat yan.
dapat titignan ko, bells and whistles yun eh. Tama po ba yan, Mr. Gambala? Please answer. Yes, sir. Oh, so ang tinatanong ko, galing rin sa inyo information, nung tinakausap ko kayo dyan previously, gusto nyo, i-weigh lahat. Well, that's one way of finding out whether there's possible smuggling going on. Don't nod your head. Please answer yes or no. Yes, sir, Your Honor. But so, right now, yung pong weighing before delivery depends on the requirement of customs na lang. Pero you only have the capability. Yes, Your Honor. So pag pinadaan lahat ang weighing yan, magsa-charge pa ba kayo doon? Right now po, meron tayong set tariff from the Philippine Ports Authority which we follow. Oh, kaya nga, the arrangement na lang nyo para for the sake of getting more income from customs na padaanin sa inyo, baka pwedeng bawasan yung charges para makahuli tayo mas malaki so that eventually we can afford to pay kung ano yung bigat ng timbang niyan, di ba? Pwede ba yan? Is that logical? Apo, Your Honor. So you would recommend na dapat win away? Apo, Your Honor. Tama, okay. Tiping, you have any question? Wala na. Si Neil Estrella, sige. Sir, just a additional information. As regards to the question of the molds and the cylinders, sir, I think that question was raised in several hearings already. And I remember NBI submitted a written report as regards to that confusion. Your Honor, I remember the NBI saying that their basis was the original packing list. In the original packing list, which we also presented in Congress during congressional hearing, Your Honor, it appears there is an item indicated there, 5 cylinders, Your Honor. In the original packing list, and this original packing list, during the previous hearing, Your Honor, I think Manili or Mr. Kenneth Dong admitted that they have to change the declaration when these documents are passed to their hands, Your Honor. Kinorek nga nila eh. Kinorek nila eh. Sir? Tinanong ko na si Kenneth Dong doon. But anyway, yes, sir. We will look at the evidence and we'll look at the TSN anyway. If Senator Lacson has no more questions, I would like to... Yes, just a brief manifestation, Mr. Chairman. Please. Si Commissioner Peldon keeps on blabbering about the lack of evidence or even the absence of evidence to prove corruption at the Customs Bureau. Now, after we all witnessed the presentation of Mark plus the PowerPoint presentation that I showed everybody, well, the question will be repeated: is there corruption at the Customs Bureau or none? Is there evidence to show that there's corruption or none? That's just like asking the Pope. Is the Pope Catholic? Alam nyo, there's a saying, Mr. Chairman, ano, na nothing is in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. Pero sabi ko, sa atin, tayong mga Pilipino, ang pinakamapanganib na tao, yung tanga na nagdudunungan at yung corrupt na naglilinis-linisan. No? That's all I can say. Well, you can make a conclusion kung sino yung dinidescribe ko. But after being shown all this... Mayroon akong dalawa. Anyway, Mr. Chairman, magpe-present kasi ako ng budget hearing ng PIDEA saka DDB at 1 o'clock. And siyempre, medyo kakain pa rin po ako ng tanghalian. So, pwede ako magpaalam sa inyo mamaya konti. But sure, hindi pa po tayo tapos kasi napakarami pang documents in the possession of Mr. Mark Taguba that we are still analyzing. And it only takes a thorough and extensive document analysis to show more proof or more evidence of corruption in the Customs Bureau. And I can only empathize with Commissioner La Peña kasi bago siya sa job, sabi nga namin, sana nakinig ka lang kanina kasi maging part na ng learning curve mo yan eh. Kasi it's not all about valuation, it's not all about misclassification, misdeclaration, undervaluation. Hindi lang ganun kasimple ang buhay sa Bureau of Customs. You will have to deal with people na hindi mo kilala. Yung iba nangungulekta, hindi mo rin alam. But, you know, sometimes meron ding modus operandi sa customs na yung hindi naman talaga career officials kusang nagre-resign.
and knowing the ins and outs. I'm not particularly referring to Major Telan, ano? Pero nagre-resign para sila yung gumawa ng mga dirty job dyan. Sila yung mga olekta. Tuloy yung kanilang, kasi mas alam na nila eh. Alam na nila yung mga players. Alam na nila kung ano yung kalakaran, magkano ba dapat ang tara. Ito, you know, bank statements won't lie. Call logs won't lie. Text messages won't lie. Ano ba bang prueba ang gusto makita ni Mr. Fael doon? Na mayroong corruption at abot sa kanyang opisina yung corruption. Even sa special staff order, siya lang ang talaga nag-a-approve yan eh. Imagine, hindi pa nga nare-relay na meron na kagad na report na examination. And then, yun nga, sinasabi kong doble tara ng mga doble kara kasi nga, onsihan eh. Igi-green lane kasi nagtara. Pagkatapos, i-special staff order para magdagdag ng 50,000 sa Office of the Commissioner. And kung ito-total mo yan, di ba, nasa mga 250,000 ang additional gastos. Minsan pumapalo pa ng 300,000. Yes po, Your Honor. Kasi you're not only dealing with the Commissioner or Office of the Commissioner, but other offices as well. Yes, Your Honor. At pagka yung tara mo na sinabi mong 27,900, pag nadali ka ng special staff order, susuka ka pa ng mga 300,000 more. At ito yung, alam mo, ito yung kalakaran eh. Wala nang semblance of decency. Ang iniisip lang, pera. Imagine, gigising ka ng 5:46 ng umaga, makipag-compromise ka, makipag-bargain ka. Ang aga-aga mong gumising dahil pera yung pag-uusapan. I think it's about time that we should start instituting reforms. Ano? Ito, sinabi ko na rin ito nakaraan eh. Magandang linya ni Commissioner La Peña. Kumita na kayo, may pera na kayo, baka pwede mag-start naman tayo ng bago. Di ba? Start. Ito yung ating starting line, kumaga sa marathon. Wala nang lingunan kasi hindi naman tayo makarating sa pupunta natin kung lagi tayo nakalingun. Matatapilok tayo. So, I think it's time na makonsider naman natin na baguhin yung takbo sa Bureau of Customs. Parang hindi naman kayo malagay doon sa year in and year out. Pag nag-survey yung SWS, kayo yung most corrupt agency. Hindi ba nakakahiya yun? Anyway, Commissioner La Peña. Yes, Your Honor. I agree that it's time to start the reforms that is much needed with the Bureau of Customs. Hindi lang basta reform, yung sustain. Ang inyong pong napanood ay ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol doon sa mahigit 6 na bilyong pisong shabu shipment. Na... referring to you because I know you personally and ako, very open ako to vouch for your integrity, your character. Pero ang problema niya, you're facing a lot of challenges there. And wala ka rin namang aasahan din dyan, pipili ka rin ng mga dating naandyan para matutunan mo rin, di ba? So... anyway, good luck to you. Thank you, Your Honor.